Ang maalamat na tagapagsanay na si Freddie Roach ay nakapili na kung sino ang malamang na mananalo sa dadating na laban sa Linggo. Naniniwala si boxing trainer Freddie Roach na si Jermell Charlo ang paborito kontra kay Saul Canelo Alvarez. Para sa nakakararaming observers, ang Mexican ay nananatiling paborito na manalo sa laban. Si Jermell Charlo ay hindi kailanman lumaban sa super middleweight. Si Charlo ay tradisyonal na lumalaban sa light middleweight division na may 14 na libra na mas magaan kaysa sa kasalukuyang division ni Canelo Alvarez. Ang dalawang boksinero ay maglalaban ngayong Linggo, habang si Canelo Alvarez ay gagawa ng kanyang pangalawang appearance sa lona sa taong 2023, at si Jermell Charlo ay lalaban sa unang pagkakataon sa taong ito. Si Canelo Alvarez din ang undisputed champion sa division, at ang kanyang mga pinakahuling laban, kay Dmitry Bivol, Gennady Golovkin at John Ryder, ay makukonsidera natin ang performance, at hindi na ang dating batang Canelo, pero siya pa rin ang itinuturing bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyang panahon. Si Jermell Charlo ay undisputed champion sa 154-pound division, akyat para labanan ang bihasa sa middleweight division, ayon sa BoxingScene.com. Sinabi ni Freddie Roach na si Jermell Charlo na ngayon ang boksingero na malamang magtagumpay sa laban ngayong weekend. Ako ay hindi talaga bihasa sa boxing, pero sa aking palagay ay mananalo si Jermell Charlo kung ma-outbox niya si Canelo Alvarez, pero hindi ko ito nakikita na mangyayari ito. Oo, magaling si Jermell Charlo na maghanap ng opening, magaling ang timing, he doesn't always step on the gas and can be outworked. Sa power, depensa, ay na kay Canelo Alvarez, ang pressure ni Canelo ang magdadala upang itulak sa lubid si Jermell Charlo na alam natin na hirap si Jermell Charlo pag nasa lubid. Si Canelo rin ay bihasa na lumalaban sa matangkad na kalaban. Ang pag-akyat ng two weight classes ay talagang may napakabigat na task na lalaban si Jermell Charlo sa teritoryo ni Canelo Alvarez, na bihasa na lumalaban sa 168-pound, samantalang si Jermell Charlo ay sa 154. Sa aking personal na opinion, mananalo si Canelo Alvarez sa pamamagitan ng unanimous decision. O, kung tatama ang power punch ni Canelo Alvarez, ay malamang mananalo ng TKO sa last quarter ng laban. Kayo, ano prediction nyo? Mag-comment at pag-usapan natin. Hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.